Hi guys, Militarot here. Welcome back po for another Kapalaran sa Pag-ibig. Para po ito sa mga fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Aries. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Aries sa mga susunod na mga araw? Okay, Three of Cups. It talks about reconciliation. Okay, and then we have here the Widow of Fortune. So may mga magagandang pagbabago na mangyayari. At parang magiging buo ang inyong relasyon or family ngayong December dahil sa reconciliation na to or reunion, okay, na magiging kumpleto. And then we have here the High Priestess. Maybe this is because of some wise decisions na gagawin mo, okay. And then we have here the Nine of Coins, the Emperor, which is you, the Four of Wands, and then the Knight of Swords. So if ever man na you are dealing with Gemini, or if you are married to a Gemini, pwedeng babalik siya sa'yo, makikipag-reconnect siya sa'yo. And if ever na nagkaroon man ng third party before, or may naging karelasyon siya na iba, ibig sabihin, hiwalay na sila, single na siya, kaya tipong handa na siyang muling bumalik sa'yo at mag-commit sa'yo. Okay? And then we have here the Justice, parang ang hangad niya ay mabigyan ka ng hustisya, maibigay kung ano yung nararapat na maibigay sa'yo. And then we have here the Judgment card, parang natauhan na kasi siya. And then the Hierophant, lalong-lalo na kung halimbawang kasal kayo, siguro natauhan siya na ikaw talaga dapat yung kinakasama niya, pinaninindigan niya yung family ninyo, parang handa na siya na mamuhay bilang asawa mo talaga at itaguliod, kumbaga, yung family ninyo, okay? And then we have really Six of Swords. So may mga magagandang pagbabago talaga na paparating sa inyong love life sa mga susunod na mga araw. And then we have here the Hangman. Maybe may mga bagay na tipong yung dati kumbaga na hindi ninyo pinagtutuunan ng pansin, hindi ninyo napapansin, maaaring sa mga susunod na mga araw mas nabibigyan nyo na ito ng focus, pwedeng mas nagiging open-minded kayo sa pag tingin sa mga bagay-bagay. Pwedeng dahil dito mas magiging understanding kayo sa isa't isa kasi hindi lang yung sarili mo na nararamdaman at naiisip yung nakikita mo kundi pati sa kanya. Pwedeng siya din, ganun yung nangyayari, hindi lang yung sarili niyang kapakanan yung nakikita niya. Nakikita niya rin kumbaga kung saan ka nagmumula. Okay? And then we have here the Lovers. And because of that, you will be lovers. Okay? Mapupuno ng pagmamahalan ang inyong mga susunod na mga araw. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aries. Para sa mga Leo, okay, let's see ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Leo sa mga susunod na mga araw. Okay, if you are dealing with an Aries, mukhang itong si Aries na ito ay nalulungkot ngayon at nakakapag-isip-isip na siya ngayon.
Okay. And then we have here the Temperance card. Pwedeng naiisip niya na ngayon na ang tamang panahon na gawin siguro kung ano yung dapat niyang nagawin, which is ang seryosohin ka or mag-commit sa'yo. Okay? Or tipong kung halimbawang kasal kayo nitong tao na to, eh manindigan, maging provider, magtrabaho, magpayaman or mag-ipon. O basta itaguyod kumbaga yung relasyon ninyong dalawa. Okay? And then, let's see. We have here the Devil. Maaari kasi sigurong may mga naging bisyo itong tao na ito before na kailangan niya na nakontrolin. At siguro napag-isip-isip niya. Okay. And then we have here the Four of Cups. Siguro, nakabuti rin siguro yung paglayo mo sa kanya. Ano, pwedeng namimiss ka niya, naiisip niya kung saan siya nagkamali, naiisip niya kung ano yung nawala sa kanya, alam niya na naging disappointment siya, ganun. Okay? Pwedeng nalalaman niya na yung importance mo dito. And then we have here the Nine of Wands and then the Page of Wands. Okay, so siguro napagod ka nga talaga sa kanya, parang sumurrender ka kasi kahit ano nang gawin mo, hindi naman siya nagbabago. So, ayun, you can expect a message from this person in the next couple of days. Pwedeng suyo-suyuin ka at landi-landiin ka nitong tao na ito. Okay, and then we have here the Six of Cups, which talks about reunion, reconciliation. So, ayun, nakikipagpalitan na siya sa'yo. And then we have here the Magician na parang gagawin niya kung ano yung makakaya niya para lang balikan mo rin siya. And then we have here the Knight of Cups, of course, yung sinasabi niya sa'yo, pinapakita niya sa'yo kung gaano kanya kamahal. Okay? And then, let's see. We have here the Death card. So may mga pagbabago na mangyayari. And then we have here the Two of Coins. Maybe changes in priorities in life or priorities ninyo sa isa't isa. Kung dati siguro hindi kanya pinaprioritize, maybe sa mga susunod na mga araw, eh kayo na yung priority, lalo na kung meron kayong mga anak. Parang nagpapaka-busy siya dito, ginagawa niya talaga yung makakaya niya para makapag-sustento or makapag basta maging padre di pamilya or kung babae man eh para magampanan niya yung pagiging ina niya. Okay? And then let's see. We have here the King of Cups. So, in fairness, mahal na mahal ka naman niya talaga. Okay? Hindi lang kumbaga eh kahit naman kasi ma-realize niya yung mga pagkakamali niya, ano, kung hindi ka naman niya mahal, hindi yan babalik sa'yo. Okay. So, magkaakibat yung pagmamahal niya sa'yo, tsaka yung kagustuhan niya na mabigyan ng magagandang pagbabago ang inyong relasyon. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Leo. Para sa mga Sagittarius, okay, let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Sagittarius sa mga susunod na mga araw? Ano kaya? We have here the Three of Coins. Parang merong makikipag-ayos sa inyo. At gugustuhin nyo rin kumbaga na makipag-ayos dito sa tao na ito. We have here the Five of Cups. Maaaring nagsisi na itong tao na ito sa kung ano man yung nangyari between the two of you.
And then we have here the King of Cups. Mahal ka pa rin naman nitong tao na to, ano? At gusto niyang magkaroon ng tawag to, magandang patutunguhan yung connection ninyo na dalawa. So, maaaring sa mga susunod na mga araw, talagang ibubuhos niya, ipapakita niya sa'yo kung gaano kanya kamahal. Talagang naging dishonest kasi talaga tong tao na to sa'yo before napaiyak ka nito. May mga nasabi to na masasakit sa iyo. Pwede nga rin na ikaw yung lumayo sa kanya. And then siguro na-realize niya yung mga wrongdoings niya. Na-realize niya kung paano kanya nasaktan, ganyan. Kaya in a way, pwedeng babawi siya sa mga susunod na mga araw. And then we have here the Nine of Swords. So ayun nga, nasabi ko na nakonsensya siya sa ginawa niya. Okay. And then we have here the Judgment card. Na-realize niya na it's time to really take your relationship into the next level. Na nararapat lang na ibigay niya sa'yo yun. And then we have here the Ace of Cups. So, ibig sabihin, you will have a new beginning kung saan talagang mas puno ng pagmamahalan sa isa't isa. And then we have here the Death card. Ibig sabihin, transformation. So, may mga magagandang pagbabago na mangyayari sa relationship ninyo. And then Star, ibig sabihin, talagang there's hope. May maganda tong outcome. Yung mga pagkahiling-hiling mo, mga nais mo, pwedeng mangyari. And then, we have here the Seven of Cups. And then, we have here the Justice card. So, kumbaga, maraming possibilities, opportunities na darating sa inyong dalawa, which is deserve ninyo. Kumbaga, yung mga opportunities na yan, it's just a matter of making the right decision. Okay. And then we have here the Ten of Cups, which talks about happiness, contentment, and fulfillment. Okay. Yung sobrang puno ng pagmamahalan sa isa't isa. So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Sagittarius sa mga susunod na mga araw.